Welcome back to my channel, mga paps. Ito, magpapalit pala tayo ng gulong dito sa ating Kimco Super 8. Kasi bali, pudpud na kasi ito, tsaka meron siyang butas. So, magpapalit tayo ng gulong ngayon kasi yung size ng Aerox. Nabili ko to sa Shopee ng murang-murang halaga. Ang size niya nga pala ay 140x70x14. Tara, samahan niyo ako, ikabit na natin. Ito nga pala bali yan, tuturo ko sa inyo yung mga tatanggalin niya yan. Yung screw niya dito, size 23. Dito, size 12. Dalawa yan, yan. Dalawa sa ilalim. Tsaka, dito sa ilalim, sa may tambucho, bali dalawang 12 rin yan. Na screw. So, yan. Kalasin na natin. Gagamit tayo ng number 23 na close wrench. Tawag dito. Yun yata yung tawag dyan. Sa akin trench pala, mga paps. Yan, medyo ano nyo lang. Kailangan kasi nakasayad yung gulong para may kontra. Kasi pag preno ginamit natin, baka mamaya masira yung preno nyo. Kaya ito, ididiin lang natin para bumukas siya. Medyo mahigpit ah. Tapos tatanggalin natin dito. Size 12 itong gagamitin natin dito, mga paps. Bali, dalawa yan. Dahan-dahan lang ang ikot. Kasi baka mamaya malost thread. Pagka masyado siyang ano. Masyadong binilisan yung pag-ikot. Bali, tinanggal ko na pala yung screw niya sa ilalim, mga paps, kanina. Para ano, mahirap kasing dukutin. Ayan, tatanggalin din natin tong screw dito. Size 12 din yan sa shock. Ayan. Habang tinatanggal natin nakita rin natin na medyo marumi rin siya. Ayan, may isang ano pala dito, tatanggalin pala natin tong bali lock niya sa brake para mahugot natin yung pinaka mags niya. Ayan, tanggal na yung mga screw, mga paps. Ayan, tinanggal na rin natin yung pipe niya. So, ayan, hugutin na natin yung swing arm. Dahan-dahan lang ang hatak, mga paps. Nako, naipit pala. Kailangan pa pala natin tong kalasin tong screw dito, mga paps, para mahugot natin yung gulong. Alam ko sa iba basic lang talaga itong ginagawa natin, pero syempre marami pa rin tayong mga kamotor na mga hindi pa alam kung paano kakalasin yung gulong, kaya ginagawa natin itong video na to, mga paps. Ayan, natanggal na natin yung tornillo. Ayan, bali ano, gagamitan natin to ng size 8 na ano, na T-wrench. Ayan, para mas mahugot natin yung gulong ng maayos, maluwag. Ayan, tanggal na.
Ayan, bali nahugot na natin. Dadalhin na natin ito sa vulcanizing shop. Ayan, para maisalpak natin gulong na ano, nabili natin sa Shopee. Ayan. Ayan na, ready na ating ano, Kimco Top Boy para ikarga ang ating mugs tsaka gulong. Tsaka pala mga paps, ito pala reason din kung bakit ako nagpalit. Ayan, may biyak na siya. Kahit baka pal pa yung gulong, yan may biyak, baka mamaya biglang sumabog sa biyahe. Kaya maganda na rin, palitan na rin natin ang bago. Ayan, napapalitan na natin. Hindi na natin na video ang kanina kasi naloobat ako eh. Ayan. Nakikabit na ni Manong. Ngayon, sasalpak na natin ngayon. Dahan-dahan lang ang salpak mga paps. Baka mamaya mabasag yung ngipin ng ano natin, axel. Dahan-dahan lang ang pasok. Kakabit na natin yung ano, spacer. Huwag nyo kakalimutan to mga paps. Kasi hindi tatakbo ng maayos yung motor nyo. Maiipit. Maiipit yung mugs. Ayan, dilinisan lang natin. Ayan. So, susunod na natin dito yung ating swing arm. Ayan. Sasalpak na natin. Susunod na natin yung washer. Huwag nyo kakalimutan din yung washer mga paps. Tapos yung ating screw na. Yan. Be sure lang na mahigpitan nyo to mga paps. Kasi minsan hindi to nahihigpitan ng maayos. Baka mamaya buwabiyahe kayo, bigla siya matanggal. Ayan, higpitan nyo lang siya. Yung tamang higpit lang mga paps. Huwag din masyado mahigpit para hindi siya malow strip. Yan, yung saktong higpit lang mga paps. Yung tipong pwersado pero sakto lang. Kakapit na natin yung shock natin mga paps. Babalik natin yung screw na 12 ang size. Yan, babalik na rin natin yung screw dito mga paps. Kasi ito yung nag-hold dun sa tapalodo natin sa likod. Yan, kakabit na natin yung tambucho natin mga paps. Siguro doon nyo lang mga paps kasi sentro siya. Papasok yung dalawang tornilyo sa loob. Kasi pagka hindi niya na isentro ng maayos yan mga paps, ano yan, sisingaw yung ano, singaw yung tambucho niyo mga paps, maingay yan. So be sure lang na naibalik yung dalawang tornilyo mga paps, tapos saktong higpit lang kasi minsan nalo-lost rin yung tornilyo sa ilalim. Ayan, kabit na natin to, saktong higpit lang mga paps para hindi ma-lost rin. Thank you.
tapos na mga paps, nakikabit na natin ng maayos. Ayan, nakikita na rin sa ilalim. Bali, ilalak na lang natin yung preno doon mga paps sa likod para magamit na natin Super 8 natin. Thumbs up naman dyan mga paps. Pakishare na rin ng video kung nagustuhan nyo. Maraming salamat po mga paps.